Isang pinagpalang araw po sa ating lahat at bumabati po ako sa inyo ng isang pinagpalang araw sa mga kapatid na nasa ibang bansa at pinagpalang gabi naman dito sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Welcome po sa ating discipleship training na ginaganap tuwing Tuesday and Thursday, alas 8 po ng gabi. Sa ating mga masugid na mga taga-subaybay, pagpalain ko yung lahat ng Panginoon. And please do us a favor to share this program to your friends, your families, para sila din po ay makatanggap ng sariwang mensahe ng ating Panginoon. Hayaan niyo pong batiin ko muna ang ating mga taga-subaybay mula po sa ibang bansa, sa Taiwan, sa Spain, sa US, sa Amerika, maging sa Saudi Arabia, sa Qatar, at sa ibang dako pa po ng ating bansa, sa Canada. Purihin po ang Panginoon at dalangin ko na kayo po ay patuloy na pakaingatan ng Diyos. Ang inyong mga buhay ay ingatan ng Panginoon at pagpalain kayo ng Diyos, mabuting kalusugan, mahaba at pinagpalang buhay ang inyong pong maranasan at ang mga gawa ng inyong kamay ay patuloy na pagpalain ng Diyos. Kalakip po ang inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. So, pakaingatan kayo ng Panginoon ng kanyang libu-libong anghel upang kayo po ay patuloy na managana sa isang bayan o bansa na kung saan dyan kayo ng Panginoon itinalaga. Purihin ng Diyos at ganun din. Salamat sa Panginoon sa mga kapatid natin na masugid na sumusubaybay mula dito sa Luzon, sa GMA, Luzon, Visayas at Mindanao. Purihin ng Panginoon, binabati ko po ang lahat ng nandito sa Maynila, dyan sa may iba't ibang dako sa NCR. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon, mga taga Nueva Ecija, taga Bicol, mga taga Samar, mga taga nasa Bacolod, at ang iba nasa Mindanao, Coronadal. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid, pa naman sa Laguna at sa Mindoro, purihin ng Panginoon. At sa Batangas yung iba, salamat sa Diyos na patuloy tayong ginagabayan ng Panginoon. At mayroong iba po sa Cagayan, may mga taga-subaybay din po tayo dyan. At pagpalain kayong lahat ng Panginoong Diyos. Salamat po at sa mga hindi ko nabanggit, iba sa Infanta, sa Quezon, pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy po ang masaganang habag at biyaya ng Diyos ang mag-uumapaw sa ating mga buhay. Before we continue, I would like to invite you to join me in a word of prayer. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Muli niyo kaming binigyan ng pagkakataon na makapag-aral at makarinig muli ng inyong mga sariwang kapahayagan. Ang dalangin namin, O Diyos, sa gabing ito, ang patuloy po ninyong pagsama at pagpisan sa amin. Banal na Espiritu, O Diyos, ang aming dalangin, patuloy niyo pong i-enlarge ang kapasidad ng aming Espiritu upang matanggap namin ng mayroong pagpapakumbaba ang inyong mga salita at hindi lamang ito tanggapin na may pagpakumbaba, kundi gawin. And Lord, as we apply your word, we pray for your grace because your grace will enable us to do what you want us to do. In the name of Jesus, I pray that those who are sick right now will be healed in the name of Jesus. Those who are in need, they will be provided from the provision that comes from heaven. And those who are weak will become strong. The poor will become rich. Those who are in need will be provided. The peace of God, the joy of the Lord will continue to flow like a mighty river over your lives and your family. And I pray that each one of us, there will be hunger and thirst for your word and your presence in order for us to continue and finish the work and assignment that you have given us. We give you praise and we give you honor. And as we continue to study, let our faith be established and empowered to secure our victory in every battle that we're about to face. We give you praise and we give you honor. Thank you for choosing us and thank you for loving us unconditionally. This is our prayer in the powerful name of our Lord and Savior, King Jesus Christ, and all the blessed people of God declare, Amen and Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God.
Muli po isang pinagpalang gabi sa ating lahat at advance Merry Blessed Christmas and a Blessed New Year for all of us. We thank God because God had given us this wonderful opportunity to celebrate Christmas this time with the freedom ano, na pinagkaloob sa atin ng Panginoon after the more than two years of pandemic. But again, kung meron man tayong bigyan ng credit sa ating celebration, hindi lamang po ang mga tao, ang ating sarili, higit sa lahat, parangalan natin, sambahin natin, itanghal natin at itaas ang pangalan ng ating Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus, sapagkat siya ang dahilan ng selebrasyon sa season na ito at siya din ang nagbigay sa atin ng laya para tayo ay makapagdiwang ng Kapaskuhang ito na wala pong kumbaga pangamba. Gayunpaman, patuloy po ang ating safety protocols at pag-iingat sapagkat tayo po ang mga anak ng Diyos ay hindi lamang po tayo puro pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay mayroong kalakip na gawa. Purihin ang Panginoon. And again, sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook, live rin po tayo ngayon sa YouTube. And please do us a favor to share this message to your loved ones and to your friends so that they will be able to hear also the now word of God. So we are in the continuation of our study entitled Biblical Principles that Empower our and Establish Our Faith to Secure Our Victory. And we are in the subtopic entitled The Benefits of, and Blessings of Good and Accurate Sons to their spiritual father. The ideal relationship that should operate in the church is none other than the father and son relationship. Why? Because sons and daughters are the only sons and daughters are entitled to receive inheritance from their father. We've defined that spiritual inheritance is simply having access to the resources of heaven, having access to the provision of heaven, having access to the protection of heaven, to the presence of God, and to the power of the living God. So kaya nga po, those who live as sons and daughters to their spiritual father, sons and daughters of the living God, sila po ang mga, ito po ang mga klaseng mananampalataya na talagang pinagpapala ng Diyos because lagi nating tandaan, different state, ano, ang buhay ng bawat isa sa atin. Iba-ibang estado. Yung iba, nasa sheep-shepherd relationship. Yung iba, nasa disciple-discipler relationship. Yung iba, nasa mentee-mentor relationship. But the ideal relationship modeled to us by our very own King and Lord Jesus Christ, when He was still here on earth, He behaved, He conducted His life as a son, as an accurate son, strongly and accurately connected to His Heavenly Father. So ito po ang binibigay na pattern ng ating Panginoong Jesucristo. That is why He was able to access His inheritance from the Father. Lagi nating tandaan, ang ating Amang Diyos ay hindi namamatay. Sa konteksto ng mundo, makukuha mo lamang ang iyong inheritance or mana sa oras na mamatay na ang inyong mga magulang. Subalit, sa aspeto ng spiritual sa Diyos, ang Diyos po, ang sabi ng Bible, He lives forever. So, hindi ang Diyos na mamatay. So, wala tayong hihintayin kung kailan natin makuha ang inheritance. Ibig sabihin, our inheritance is available and accessible now. So, purihin ang Panginoon. So, hayaan niyo po sa gabing ito na akin pong ishare sa inyo ang mabuting balita ng Diyos. Let us open our hearts, open our mind, and most especially open our spirit in order for us to receive the now word of God. So we are still in that 12-in-1 package of blessings and benefits bestowed upon you, okay, bestowed upon you through the ministry of your spiritual father or your pastor. So number one, your pastor is the carrier of your grace. So we've discussed it already. What is grace? God's power and ability working in you for you to become what God wants you to be. God's grace is God's power and ability working through you for you to do what God wants you to do. It is impossible to do the works of God without His grace. And praise the Lord, itong grasya ng Diyos na ito ay hindi mo na kailangan kunin sa langit kasi hindi mo kaya. Ganun din, hindi mo na kailangan sumisid sa ilalim ng dagat sapagkat hindi mo rin kaya. Ang ginawa ng Diyos, pinalapit niya sa iyo ang kanyang grasya at diniposito
Kanino? Sa taong itinalaga niya bilang spiritual covering mo, spiritual overseer mo, and that is none other than your pastor. Kaya nga, ang pastor ay mayroong vital, pag sabing vital, very important, essential role sa buhay ng isang mananampalataya. Kung kayo po'y mananampalataya na nakikinig sa akin sa gabing ito, dapat mayroon po kayong kinikilala. Di lamang kinikilala, sinusundan. Di lamang sinusundan, nire-respeto, minamahal at sinusuportahang lingkod ng Diyos sa konteksto ng simbahan ang inyong mga pastor. Sad to say, ito po ang ginagawa ng kaaway na panglilinlang, pandaraya sa buhay ng bawat mananampalataya. That the enemy or the devil wants every person to think that they don't need a pastor and they can just they can walk and conduct their spiritual life with him, with them and God. So let me explain to you tonight what is the protocol of God when it comes to our spiritual walk with him. Okay? Kasi nga ho, bigyan ko na po kayo ng napakaliwanag na biblical na example, Ang sabi ng Bible, the Lord Jesus Christ, our good and chief shepherd, was already seated at the right hand of God. He is now in heaven. Linawin natin, kasi pag tinatanong ang iba, saan si Kristo? Sabi sa puso. Okay? The Lord Jesus Christ himself is already seated at the right hand of God in heaven. So, sinong tinanggap natin? The Spirit of the Lord Jesus Christ, which is God, Holy Spirit. Siya yung nag-reside sa atin. At ang gagawin ng sabi ng Panginoon sa Kristo, walang sasabihin ng banal na Espiritu, kundi lahat lamang na patungkol sa kanya at kapurihan niya. Kaya nire-reveal ng God Holy Spirit sa atin kung paano natin masundan ang pattern ng Panginoong Jesucristo, which he conducted his life as a good and accurate son to his spiritual father. In the context of the church today, we are the believers of the living God, and we have an overseer, spiritual overseer, spiritual father in the life of our pastor. Kaya hindi nga pwedeng i-discount, i-disregard, i-disrespect, or walang baliwalain ang ating mga pastor, kasi nasa kanila dineposito ang grasya ng Diyos. To prove to you, Ephesians 3:2, it was Paul who told the Gentiles, and sabi, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. The grace of God for the Gentiles to do what God wants them to do and to become what God wants them to be was deposited in the life of Paul. So the pattern is very clear. Tingnan niyo po ako. Di ba kayo po nagbabasa ng Biblia? Okay? Habang binabasa niyo ang Biblia, hindi lahat na nakasulat sa Bible na unawaan mo, although nabasa mo. Hindi lahat na nabasa na unawaan mo. But when your pastor begin to preach that passage na nabasa mo, hindi mo maunawaan, nagkaroon ka ng clarity ngayon. Are you there? Okay? Naunawaan mo, yung palang ibig sabihin noon. Ganun po ang pangungusap ng Diyos. Every time God wants to speak or wants to release something powerful to His church, He will course it. Pag sabing course, papadaanin niya sa kanyang lingkod na siyang kanyang tinawag na mamuno sa iglesia. That is why, let me expose the enemy, the schemes of the enemy. Kanya pong sinisira at pinapalayo ang loob ng mga tao sa kanilang mga pastor, at pilit na pinapakita yung kahinaan ng pastor, pilit na pinapakita yung mga bagay na kumbaga makakadiscredit sa integrity ng pastor. Laging tandaan, walang perfect pastor. Kung mayroon man, pakisabi sa akin nang makongratulate ko, pero wala pong perfectong pastor. Okay, so anong ibig sabihin? All of us are in a work progress or under construction pa yung mga buhay natin. Pero tayo po ay isa pong masugid na mag-aaral ng salita ng Diyos. Mayroon po tayong mga kanya-kanyang posisyon. Sabi ko palagi sa church, dalawa lang ang klase ng tao, isang leader, isang follower. If you're the pastor, you're the leader. Do not allow your leadership to be manipulated by anyone. Why? Because it was God. It is God who called you for that job. Okay? So stand still, even if others will support you or not. God is your main supporter or supplier. So just continue. If you are not a pastor, automatic, anumang natapos mo, anumang narating mo, anumang galing mo, anumang yaman mo, follower ka.
Kaya kanilagay sa ilalim ng leadership ng pastor mo ngayon because alam ng Diyos na yung kailangan ng pastor mo para matapos niya ang kanyang destiny, matapos niya ang kanyang assignment, isa ka sa magiging factor or isa ka sa magiging instrumento para marating ito. Ngayon, kung feeling mo mayroong kang kakayahan na higit sa kakayahan ng pastor mo, maghintay ka ng takdang panahon mo, masarap po ang tagumpay at masarap ang ministeryo na Diyos ang nagbigay. Hindi inaagaw ang posisyon. Okay? Marami ho kasi, pag feeling nila mas magaling sila sa nagpapastor sa kanila, pag feeling nila na mas may alam sila, aba, inaagaw ang posisyon. Wag na wag nyo pong gawin. I've already explained to you the life of Uzzah. It was Eliezer that God had appointed to escort the ark. At alam ni Eliezer kung ano yung tamang proseso. Levites ang magdadala. But Ahio and Uzzah, they have taken okay the authority that God had given to Eliezer, and they were the one who escorted the ark. Tandaan nyo palagi, pag hindi tinawag ng Diyos, mali-mali ang ginagawa. Ulitin ko, pag hindi tinawag ng Diyos, mali-mali ang ginagawa at sistema sa pagpapatakbo ng ministeryo. Ang pagpapastor ay calling. Hindi po ito profesyon. Ulitin ko. Pag ikaw po'y graduate ng engineer, yan ang profesyon mo. At diyan ka mahusay. Pero pagdating sa pastor, wala pong graduate kasi wala po sa langit. Hindi po engineering ang kurso. Walang kurso-kurso. Pagdating sa paglilingkod sa Diyos, it is a calling. And it was God or it is God who will choose, He will choose a man to do his thing or to do his ministry on earth. That is why calling ang tawag dyan. Ngayon, itong si Eliezer ang tinawag ng Diyos na mag-escort at tinalaga ng Diyos. Lagi tandaan, bukod sa ang pastor niyo tinawag, itinalaga pa yan sa church na pinaglilingkuran niya ngayon, which is doon ka napapabilang. Ngayon, itong si Ahio at si Eliezer or si Uzzah, hindi sila tinawag. Kaya nga, ang dapat na gagawin para buhatin yung Ark of the Covenant, Levites ang magdadala. At mayroon silang pole at doon ilalagay sa kanilang balikat at bubuhatin ng Ark of the Covenant. Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang accurate. But Ahio and Uzzah, anong ginawa nila? Inilagay sa cart at pinahila sa baka, which is, makinig mabuti, ito ang sistema ng mga Filisteo. Sistema ng mga walang pananalig sa Diyos. Makinig kayo. Pag ang pamumuno sa iglesia o sa church, ay ang namumuno ay hindi tinawag ng Diyos, asahan ninyo, yung worldliness, yung sistema ng mundo ang ina-adapt sa pagpapatakbo ng simbahan. Kaya pag tinitingnan nyo ang simbahan, walang pagkakaiba sa sistema ng sanlibutan. Ano lang ang pagkakaiba? Mayroong praise and worship at mayroong preaching and teaching of the word. But the rest of the systems were the same of the world. Lagi niyong tandaan, God's work and God's will can only be fulfilled through God's ways, not man's ways. No more, no less. Pagparaan, paggawain ng Diyos, paraan lamang ng Diyos ang tinatanggap ng Diyos. The moment haluan mo na ito ng sistema ng sanlibutan, haluan mo na ito ng kung ano-ano, hindi ng Diyos kailangan ng tulong natin. Tandaan ninyo ito mga kapatid, hindi kailanman kailangan ng Diyos ang tulong at idea natin. Ang kailangan lang ng Diyos yung ating commitment, kailangan lang ng Diyos yung ating pagiging instrumento, tapos. Wala siyang pakialam kung tapos ka sa pag-aaral mo, hindi. Wala siyang pakialam kung magaling ka mag-English o hindi. He doesn't care about your ability. What he cared for is your availability. The greatest ability is your availability to God. Malinaw? Kaya nga po, dapat klaro sa atin. The carrier of our grace is another than our pastor. You should be strongly and accurately connected to him for you to access God's grace. Ulitin ko, it is impossible for a believer to reach his God-given destiny and finish his God-given assignment without the grace of God. Pangalawa, your pastor is a carrier of the now word of God for you. So napag-usapan natin ng nakaraan,
Pag sinasabing now word, it is the word for the season. Lahat po tayo, ang sabi ng Ecclesiastes chapter 3, life is governed with season. There is a time for everything. There's a season for everything. Iba-iba ho ang season ng ating buhay. Mayroon pong masaya tayo, mayroon pong victorious tayo, pero mayroon din pong nakakaranas tayo ng defeat, nakakaranas po tayo ng kalungkutan, mayroon pong malakas tayo, may season na malakas tayo, mayroon din pong season na mahina tayo. But the moment you receive the now word of God, it is the word of God for that season. Anumang season ng buhay mo, ang now word ang siyang sagot para ma-overcome mo, para lalo ka pang tumibay at lumakas. Kaya nga mahalaga na yung natatanggap mong mensahe ay hindi lamang ho yung mensahe lang, kundi mensahe ng Diyos sa nakapanahunan. Kaya nga kung anong pinagdadaanan nyo ngayon, pag ang natatanggap nyong salita ng Diyos ay salita ng Diyos for the season, it will address all concerns, it will address the problems, it will provide solutions. Ito po'y mag-a-address ng current situation mo para mag-overcome ka, because pag nag-overcome ka sa iyong pinagdadaanan, tiyak mayroon kang napakatibay at napakatatag na patotoo na masasabi mo, ang Diyos na pinaglilingkuran ko'y buhay at siya'y naggagabay sa akin, lalong-lalo na sa oras na ako'y naroon sa kalungkutan at karimblan. Malinaw? Ang sabi po ng John 6:63, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I've spoken to you, they are full of spirit and life. Ano po ang full of spirit and life? It's none other than the word of God. What kind of word? Kasi napakarami, mayroon pong written word, mayroon din pong proceeding word. Ang sabi sa Matthew 4:4, but he answered and said, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds or comes out from the mouth of God. Lagi niyong tandaan, ang written word po ay nariyan. Okay, na-explain ko nung nakaraan. But the proceeding word, it is God's personal message for you. The now word. Ano ulit ang now word? The word for the season. At ito po ay maririnig mo. Pag ang sabi, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Just like tonight, a very concrete example, while I'm preaching to you the word, it's the proceeding word of God. Okay? At para malaman mo na yung tinatanggap mo ay now word, yung tinatanggap mong revelation ay valid or authentic at talagang purely comes from God, you will going to validate it in the word of God. Malinaw. Sabi ng iba, hindi na kailangan dagdagan pa ng mga proceeding word, ng now word, ang Bible ay sapat na. Okay, if that's your argument, then I truly respect it. But laging tandaan, wala pong nakasulat yan para sa mga Pinoy. Ang konteksto niyan is contextualized po yan para sa mga Israelita. Ano ibig sabihin? The now or the written word is very vital, very important. Anong purpose ng written word? To validate every revelations. To validate every teachings. To validate every preachings of the Word of God. Because kung mayroon mga prophecies, mayroon mga revelations sa sinasabing sa mga ngaral, it's so easy, just like the Bereans. When Paul preached to them the gospel, when Paul preached to them God's Word, they heard, they listened to Paul with an eager heart. But when they went home, they validated what Paul had preached to them with the word, and they found that what Paul had told them are true and correct. That is why lumagana po ang salita ng Diyos. Mga kapatid, napakahalaga ho ang now word, kasi ito ang word ng Diyos sa season na kung saan, kung anong kalalagayan mo, ito ang magiging solusyon. Kung may problema, ito yung magiging guide mo kung mayroong kang dapat malaman at dapat na magawang solusyon o desisyon na napaka-crucial. You need the now word of God. The written word and the now word are two different things. But in order for you to be secured and to be saved, pagdating po sa now word na natatanggap mo, validate it with the written word, then you have done a very accurate thing na kung saan
nagagamit mo both the now word and the written word na naipagsama mo ito together at ito po'y nagiging powerful, nagiging living word para sa iyo. Pangatlo, gaya ng pinangako ko noong nakaraan, punta na tayo sa pangatlo. And sa 12-in-1 package, nasa pangatlo na po tayo, package of blessings and benefits bestowed upon your life through the ministry of your spiritual father. That is why kailangan talaga na tayo ay magiging mga accurate sons and daughters to our spiritual father, our pastor. At mga pastor, kailangan din tayo magiging good sons and daughters to our spiritual mentor or spiritual father. Napakahalaga nito. Bakit? Kasi kung ikaw ay behaving like a son or a daughter, spiritual sons or daughters to your spiritual father, your pastor, ano mangyayari? This 12-in-1 package, ma-access natin, the grace of God, the now word of God for the season. Number three, your pastor leads you towards your provision. Hallelujah. Napansin niyo? Another powerful work or responsibility God-given to your spiritual father, your pastor, is he had the grace, he has the grace, and he had given by God, okay, the grace and the knowledge, even the leading, okay, the discernment, the anointing to lead you, where? Towards your provision. Oh, mga kapatid, makikita natin na talagang pinapakita ng Diyos dito sa atin the importance of accurate and strong connection to the carrier of your grace, to the carrier of your now word, because He will going to lead you towards your provision. Ilan po sa inyo? Hindi nyo po alam ang inyong gagawin. Maaring iba sa inyo, mayroon po sa akin nagpa-counsel before, nagtatrabaho lang siya sa isang simpleng kumpanya, kumikita lang ho ng kakaunti. And then he asked me, at ang sabi niya, Pastor, pag magtagal ako rito, although regular na po ako sa trabahong ito, pero ito lang po ang aking kinikita. Mukhang hindi makakabuhay ho ng pamilya ko, magpapamilya ko. Then I asked the Lord, ano po ang aking sasabihin? Kasi mahirap naman magsabi-sabi ka lang ng gusto mo. Bilang pastor, tatanungin namin ang Diyos, ang maganda naman sa pastor, pag tinawag ka ng Diyos, hindi mo ginusto ha, tinawag ka ng Diyos, mapapansin nyo eh, pag tinawag ng Diyos, umaayaw. Pansinin nyo, lahat ng mga tunay na tinawag ng Diyos, umaayaw sa calling. Bakit? Nakikita niya kaagad yung challenges eh. Pero yung mga hindi tinawag, naku po, walang isip-isip, diretso po yan. Okay, ano lang po yan, ha? Isa lang pong maliit na bahagi ng katotohanan. Watch me now! So sabi ko sa kanya, ito ang inimpresahan ng Panginoon. You have to be bold and courageous. Iiwan mo ngayon yung trabaho mo sa kasalukuyan na kukunti ang sweldo, nabubuhay ka kung tustusin. Pero this time, take a bigger challenge. Mag-apply ka sa isang kumpanya, pero hindi ka pa regular niyan. Kailangan papatunayan mo kung pwede ka nilang irregular. Sumunod eh. Nakita niya na? Sumunod, nalid ko sa provision niya ngayon, doble ang sinusweldo niya, napopromote pa yata. So napapansin niyo? Ang pastor ay wala po akong alam doon sa trabaho na pinasok niya eh. Pero mahalaga kasi because the grace of God that deposited in my life ay in-access niya, nagtanong eh. Pansin niyo? Nagtanong kasi. Eh ang pastor naman, pag nagtanong kayo, ay tiyak may sagot yan. Ulitin ko, mga mananampalataya, mga miyembro, leaders, workers, members, pag kayo po'y may tanong, ano bang klaseng tanong yan, itanong nyo sa pastor ninyo, tiyak may sagot yan. Bakit? Kasi nasa kanya ang grasya ng Diyos, na diniposito ng Diyos, nasa kanya din ang sariwang minsahin ng Diyos, ang now word, para gabayan kayo. Tigit sa lahat, meron siyang grasya para ilid kayo papunta sa provision nyo. Hallelujah. Ilan po sa inyo ngayon struggling in the area of finances? Why? Because you do not connect strongly and accurately sa nagpapastor sa inyo. Don't you know that he had the anointing, he had the discernment, and God had given him the grace to lead you towards your provision? Okay now?
So nagtuloy-tuloy. Hindi lamang siya, marami pa po. At mahirap po yung mag-quote kung sino-sino papatutuon natin. I've experienced it myself. Now, let us read the Bible, you know. Psalms 23 verses 1 and 2. The Lord is my shepherd. I lack nothing. Watch me now. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Maliwanag pa sa sikat ng araw, ang isang mananampalataya na pinapangunahan ng Diyos at hinahayaan ng kanyang sarili na pamunuan siya ng Diyos, kailanman hindi siya magkukulang. Ulitin ko, ang Biblia po ay napakalinaw sa kanyang pangungusap. Ulitin natin. The Lord is my shepherd. I lack nothing. Sa Tagalog, si Yahweh, ang Diyos, ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Mga kapatid, open your spirit, receive this truth. If you are being led, if you are being shepherded by God, you lack nothing. Hindi ka magkukulang. Kaya nga po, the Lord sent me to you tonight para buksan ang matagal ng mga nakasarang kaisipan, kaunawaan, puso, mga matagal ng nadadimlan, okay, na kaisipan, na okay lang maging kulang, mahirap, naghihikahos, dibaling mahirap sa lupa, mayaman naman pagdating sa langit. Magbasa po kayo ng salita ng Diyos. Lord's Prayer, maliwanag pa sa sikat ng araw, ang sabi, Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kalooban ng Diyos na maganap ang buhay natin na itinalaga niya at inihanda sa langit, maganap dito sa lupa. Your will be done. Ano bang will ng Diyos? I have come that they may have life and have it to the full. Sa ibang translation, that they may have life and live it abundantly. Will ni Lord. Will ni Lord na ano? Managana ka. Will ni Lord. At para matupad mo yun, idineposito niya na sa iyo ang lahat ng abilidad, potensyal, at kakayahan para magawa mo ang pananagana dito sa lupa. Ang kailangan mo lang marinig ay ang sariwang minsay, the now word of God, na siya namang daladala na nagpapastor sa iyo. Pag nakakarinig kayo ng salita ng Diyos tuwing nangangaral ang pastor ninyo, i-apply nyo kagad. Bakit yun ang magiging igniter? It will ignite your spirit, it will ignite your potentials, it will ignite your gifts, and it will ignite your abilities. Ang sabi sa Deuteronomy 8:18, God had given you the ability or the abilities to accumulate wealth. Everything that God had deposited inside you leads you to become a ruler. Everything that God had deposited inside you leads you to become successful and prosperous. Nandiyan na lahat sa iyo. But because we're being blind by the enemy, deceived by the enemy. Kaya ang sabi ng Panginoon, my people perish because of lack of knowledge. My people remain poor. My people remain helpless because of lack of knowledge. Come to think of it. Do you believe that you're a son or you're a daughter of the living God? Yes, ang sagot mo, then nothing to worry, nothing to think about because you will lack nothing. Hindi ka magkukulang ng kahit ano. Bakit? Ang supplier mo, Diyos. Sino ang Diyos? May-ari ng langit at lupa. But because sa katamaran, ayaw mag-aral ng salita ng Diyos, ayaw makinig kung anong mga basurang pinapakinggan, ano pa? Dahil sa kayabangan, kaya ko to kahit walang tulong ng pastor sa akin. Dahil sa katigasan ng ulo, kahit wala na nangyayari sa buhay, hala, tuloy pa rin sa ginagawa. At sabi niya, makakabawi rin ako. Hindi ka makakabawi hanggat walang grasya ng Diyos. Sa nang grasya ng Diyos, sa buhay ng paso mo, hindi ka makakabawi hanggat wala ka na-receive na sariwang minsay ng Diyos para sa kapanahon ng kinalalagyan mo. Lalo't walang mangyayari sa buhay mo kung hindi ka madala at magabayan ng paso mo papunta sa provision mo. Tell me now. That is why
Siguro tong series natin, magdadalawang taon, magtatatlong taon na, pag hindi nyo pa rin nakuha yung strong and accurate connection, yung tamang attitude mo, behavior mo sa nagpapastor sa'yo, hindi mo pa rin makuha, talagang may problema ka na. Okay? Now, watch me now. The Lord is my shepherd, I lack nothing. That is an assurance. Pag si Yahweh ang nagpapastol sa'yo o pastol mo, wala kang pagkukulang. Hindi ka kukulangin. Hindi ka magkukulang kailanman. Tanong, how God shepherd His people? That is how you study the Word. Kasi sasabihin ng iba, ako naman talagang si Lord ang aking kinikilalang shepherd. Bakit kulang? Okay. Susugan natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. If the Lord is your shepherd, you will lack nothing. Okay, that's one truth. But the Word of God, one truth cannot stand without the support of another truth. Kasi alam ko, iba sa inyo nagtatanong, eh talaga naging tapat naman ako, pastor, sa Panginoon. Talagang nagbibigay naman ako ng tithes and offering ko. Bakit ganito nangyayari? Bakit parang kulang pa rin? Ah, maganda na nagtanong ka. Dahil ngayong gabi, ito na ang tuldok. Matuldok ka ni matagal mong tanong. Hindi akong sasagot, scripture ang sasagot. Salita ng Diyos din ang sasagot. One truth can stand the moment it is validated, supported by another truth. Biblical din sa Bible. Now, watch me now. How God shepherd His people? Psalm 77 verse 20, Living Bible. You led your people along that road like a flock of sheep with Moses and Aaron as their shepherds. Pinapangunahan mo ang inyong bayan na parang kawan sa daan gamit si Moses at Aaron bilang iyong kamay. This time, clear as crystal, hindi ka magkukulang kung ang Diyos ang pastol mo at magpapastol o magpapastoran Diyos sa'yo gamit ang tao na kanyang itinalaga sa konteksto at sa setup ng Israel. Ang ginamit ng Diyos bilang kanilang pastor ay si Moises at si Aaron. Sa church, sa panahon natin ngayon, ang ginagamit ng Diyos bilang kanyang spokesman, kaya nagsasalita every Sunday, prayer meeting, discipleship training, at kanyang nagiging tao sa church at kanyang ambassador, kanyang representative ay walang iba kundi ang kanyang taong pinili na maging spiritual covenant, spiritual father sa loob ng church, walang iba kundi ang inyong pastor. Babalikan ko uli, hindi dahilan na mukha kang mas magaling, may pinag-aralan, at may magandang status sa community ay hindi mo na igagalang ang iyong pastor. Kasi ang iyong status sa community at mga physical achievements mo, attainment mo, ay walang kinalaman sa calling ng Diyos sa buhay na nagpapastor sa iyo. Nagkakaintindihan tayo? Malinaw. So dito makita natin paano ang Diyos sa papastor. The moment you submit, the moment you allow yourself to be led by your pastor, which He is the representative of God because God shepherds you to your with your pastor, a human shepherd. Ano nangyayari? Doon ka ng Diyos mapapangunahan, papunta sa provision mo, at pag once na ikay susunod sa nagpapasunod sa iyo, nagpapasakop ka, at nirerespeto mo, at minamahal mo, talagang sinusundan mo, sinusuportahan mo. Ano mangyayari? Dadalhin ka niya saan? Sa destiny mo. Dadalhin ka niya saan? Sa promised land mo. Dadalhin ka niya saan? Sa a land flowing with milk and honey. Saan ka niya dalhin? Sa green pastures. At pag naroon ka na, provision will no longer be a problem. At saka mo lang masasabi, the Lord is my shepherd through my pastor. I lack nothing. Si Yahweh ang aking pastor at nagpapasok sa pamamagitan ng pastor na kanyang itinalaga sa buhay ko ngayon at kailanman hindi ako magkukulang. O mga kapatid, I raised my case. This is the revelation. At ang tawag dito, now Word of God, validated with the written Word of God. Ilan sa inyo? May struggle kayo sa provision. Ilan sa inyo may struggle kayo spiritually?
di kayo lumalago spiritually. Alam niyo bakit? Because you do not allow your pastor to lead you with the truths that comes from the Word. Di ka nakikinig. Nandun ka man, malayo, takbo ng utak mo. Ilan sa inyo, tapos pagdating sa emotional stability. Alam niyo bakit? Kasi ayaw mong magpalid sa pastor mo eh. Mayroong iba, nagpapa-counsel sa pastor. Mas marunong pa sa pastor eh. Pag nagsabi ang pastor, itong gagawin, ay, alam ko na yung pastor. Itong gagawin mo, ay, nagawa ko na yung pastor. Nagpa-counsel ka pa. Nagkaintindihan tayo? Kasi ayaw magpalid eh. Kung magpapalid ka lang sa pastor mo, tapos ang problema mo eh. Ilan sa inyo? Kapos pagdating sa physical health, good health. Alam niyo bakit? Ayaw niyo kasi magpalid. Ayaw niyo magpag-guide sa pastor niyo. Sabi ng pastor, huwag ka na magpuyat. Sabi ng pastor, huwag ka nang kumain ng mga ganito. Anong ginawa? Kain pa rin. Pastor, kain ng lahat habang bata pa. Tandaan nyo. Kainin mo lahat habang bata ka pa. Ang katawan, naniningil yan pagkaedad mo. Excuse me. Gusto ko maintindihan nyo. Okay? If you do not allow your pastor to lead you, talagang hindi ka magiging abundant. Magkukulang ka spiritually, emotionally, physically, eh, lalo na financially. If you will allow your pastor to lead you, even your financial needs will be provided. Nagkakaintindihan tayo? Ang nangyari, kaya maraming mananampalataya, nagsisettled, saan? Di bali na mahirap sa lupa. Mayaman naman pagdating sa langit. Who told you? Pag mahirap ka sa lupa at hikahos ka palagi, sinabi mong Kristiyano ka, matatakot ang mga unbeliever manampalataya sa Diyos pag nakikita ang klase ng buhay meron ka. But the moment they see in your life how God blesses you from rags to riches, from nothingness to fullness, alam niyo mga kapatid, you will be a powerful testimony. Sila ang magko-confirm sa buhay mo. Sasabihin nila, grabe, dati itong walang-wala. Dati ito, tambay-tambay lang. Pero grabe ngayon, talagang totoo yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Nakita niyo? May nabasa pa ako gabi. Sabi, as believers of the living God, live your life that will cause unbelievers to question their unbelief. Let me repeat. If you are a believer of the living God, live your life to the extent that unbelievers will question their unbelief. Tunay kang mananampalataya ng Diyos. Ipamuhay mo ang buhay mo na magdadala sa mga hindi naniniwala sa Diyos na questionin yung kanilang hindi paniniwala. Why? Because clear as crystal ang ebidensya sa buhay mo'y kitang-kita nila. Nagkakaintindihan tayo? Isa ho sa main function ng isang mananampalataya, we are called to become witnesses for God. And a witness must have a credible evidence or evidences. Malinaw. Pag ang isang witness ay mayroong credible na ebidensya, palibalat ka rin man siya, i-cross-examine man siya ng isa ng abogado, hindi magbabago ang kanyang stand. Why? Because he or she has a credible witness or evidence. Malinaw. Kaya pag sinasabi mo na ikay mananampalataya pero kulang-kulang ka, ang buhay mo'y hindi nagsasabit, hindi nag-a-align sa pinapatotoo mo, you are, naiintindihan mo na? Naiintindihan nyo na? Kaya marami stumbling block eh. Imagine mo you're sharing to someone na maganda yung takbo ng buhay. You're sharing to somebody na established na yung buhay niya. Tapos mag-share ka about God. Lagi yung tandaan, words are not seen. Hindi nakikita ang salita.
Kahit ano pang gagandang sinasabi mo, ang nakikita ng sinisiran mo yung buhay mo. At kung makita niya yung buhay mo, hindi back up. Okay? Yung quality ng buhay mo, hindi back up yung magandang sinasabi mo. Anong nasa isip niya? Ikagadaganda ng buhay ko, baka pag sumunod ako, tinanggap ko yung sinasabi mo, maging katulad mo ako, wag na lang. Are you there? That is why nilinaw niya sa 23:1 ng Psalms. The Lord is my shepherd, I lack nothing. And how God shepherd his people? Through Moses and Aaron. Anong warp, anong kanilang function? The hands of God. Bakit hands of God? Bakit kamay ng Diyos? Para muldihin, formahin ang buhay ng Diyos sa buhay mo. Sa pamamagitan ng leading you towards your provision. Imagine this. If all believers listening tonight, magbabago ang quality ng buhay spiritually, emotionally, physically, financially, and materially. You don't need to speak. People will come to you and they will ask you, how did you do this? Paano mo narating ang mga ito? Anong ginawa mo? Then, sa isang tao na mahilig mag-inquire, sa mga mahilig ng mag-inquire, may mga inquiries or may mga queries sa'yo, magtatanong, willing silang makinig. And the moment you open your mouth, every word na sasabihin mo, papaniwalaan nila. Bakit? Kasi nauna nilang nakita sa kalidad ng buhay mo ang pagpapalang tunay, totoo mula sa Diyos. Evidences are very important in the court. Malinaw. Pero kung ikay witness, nagtatayo, may paswer-swer ka pa. I swear to tell the truth, but nothing but the truth. Ang isang kamay mo, nakapatong sa Biblia at ang sabi, so help me God. Pag kinocross-examine ka na, tinitingnan kung anong ebidensya dala mo, wala kang ebidensya, then you shall be put to contempt. Kaya mayroong mga witness na nakukulong. Bakit? Sinungaling, walang ebidensya, ang lakas na loob mag-witness. Patawarin niya akong lahat, marami rin nagkiklaim mananampalataya. Pero pag titingnan mo ang boy, walang ebidensya. Kaya maraming mananampalataya nakulong sa kakulangan, sa kahirapan, sa kakapusan, at nakulong sa pagiging relihiyoso, Christian sa title, pero unbeliever sa actions. Ang kanilang buhay ay walang, hindi kaakit-akit. Nothing that will attract unbelievers, attract people to come to God. Wala. Malinaw? Then how to do this? Allow your pastor to lead you. Because the moment you allow your pastor to lead you, then he can provide the grace of God to you. He can release the now word of God to you. What happens? The moment you follow, and sabi, the Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me beside, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. What your pastor can do? He can lead you, hindi lamang ililid, but make you lie down. Alam niyo ba yung sabihin ng lie down? Relax. Saan? Green pastures. You can rest in the abundance of God's blessings. Ito ang nadadala at nagagawa ng mga pastor. Mga pastor, ito rin ang nagagawa ng iyong spiritual mentor, spiritual father. Nagkakaunawaan tayo. Kaya mahalaga, mayroong kang hinahayaang tao. Mayroong kang kinikilalang tao na hinahayaan mo magsalita sa buhay. Pag sabi ko magsalita, mag-rebuke, mag-correct, magturo, mag-train sa'yo. You cannot do it and you cannot fulfill your destiny and you cannot fulfill your assignment alone. Because you do not have the monopoly of wisdom, you don't have the monopoly of understanding and knowledge. Kung feeling mo magaling kayo, mayroong mas magaling sa'yo. Sapagkat ito ang protocol ng Diyos, dinideposito niya ang grasya at now word sa isang tao para hindi ka magmamalaki at sasabihin mo may kinikilala kang tao na itinalaga ng Diyos sa buhay mo. Kung kayo'y pastor nakikinig sa'yo ngayon, mayroon ang itinalaga ang Diyos sa buhay mo. Ipagpanalangin mo at manalaman mo na siya yung taong tinalaga ng Diyos ay mag-connect ka.
para ma-access mo ng inheritance mo. Kayo namang mga nasa kongregasyon, leaders, workers, members, kung kayo may pastor ngayon, hindi nyo kinikilala before, oy, mag-i-end na ang year. Magsimula ka ng tama sa 2023. Mag-connect ka na strongly. Kayo mga matagal na, alam nyo na ito, hindi pa rin ka nag-connect strongly. You will have a slow start in 2023. You want a big bang, you want a big, strong start in 2023. Then, connect strongly and accurately. Follow, obey, submit yourself to the leading of your pastor so that he can take you to your provisions. Malinaw. Kailangan nun ng ganito eh. Pag hindi natin ganito, ang gaitong klase ng pangangaral, eh, talagang yung iba kasi padaplis-daplis pa eh. Tumbukin na natin ano talagang gusto yung paabot ng Diyos. He shepherds you to through a human shepherd. Kung sino nagpapasok sa inyo ngayon, ulitin ko siya. Ang career ng God's grace mo, siya ang career ng God's now word for you. At siya ang maglilid sa'yo. At habang nililid ka niya, siya naman ay nililid ng kanyang spiritual father, spiritual mentor. Ano mangyayari? It is God the one leading you. At wala akong nakitang pastor na, na nililid ang kanyang mga tupa papunta sa kapahamakan. Because the work and responsibility of the pastor is to keep his sheep intact, safe, and protected. Malinaw? So, klaro na sa atin? Si Yahweh ang pastor, hindi ang magkukulang. Kumpletuhin natin sa 7:20, si Yahweh ang pastor sa pamamagitan ng aking pastor ngayon na tao sa church namin. Hindi ako magkukulang. Malinaw? So, your pastor leads you towards your provision. Tingnan natin. Psalms 23, verse 2-3. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Nakita nyo? Ano ang nagagawa ng pastor? Nagpapastor ang Diyos sa pamamagitan ng tao na itinalagay sa buhay mo. Yung pastor mo ngayon, anong kanya magagawa? Makes you lie down. Rest in the abundance of God's blessings. Ano pa? He leads me beside quiet waters. Ano ba quiet waters tinutukoy dito? Peace! Ano ba tinutukoy? Serenity! In the midst of chaos, in the midst of a chaos world, in the midst of a world that is unstable, your pastor, chosen by God to lead you, can create a stability inside you. That peace that flow like a mighty river inside you. Anong peace ito? The peace of God. Ano sabi sa John 14:26? John 14:27? My peace, I give unto you. It's the peace that the world cannot give. So let not your hearts be troubled. Again, your pastor is just an instrument. He's just a representative by God. Ang kapayapaan na dadalo siya na i-release ng pastor mo ay walang iba kundi ang kapayapaan buhat sa Diyos. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths of His, along the right paths for His name's sake. Dapat sa mga gawa ng pastor mo, dalhin ka sa katuwiran upang patuloy mong maparangalan ang pangalan ng Diyos o ang Diyos mismo. You can just imagine, you will rest in the abundance of God's blessings. You will possess the peace that the world cannot give. And every time na may dumarating na mapagsubok sa buhay mo, na re-refresh ang soul mo, palagi kang on fire for God, ano mangyayari? When people look at your life in the midst of adversities, you take it as an opportunity. Ano mangyayari? People will praise God through your life. Malinaw? So your life now becomes attractive to them. And they will come to you and ask you if they can also taste and see the goodness of God through you. Malinaw? So ikaw ngayon ay nagiging credible witness for God. At ito ang kailangan natin sa kapanahunang ito. Mga credible witnesses. Witnesses, magsaming credible witness, they have the evidences, credible evidences, that kahit i-cross-examine sila, balibalik na rin sila, sirain man ang integrity nila. When the devil tries to destroy your integrity, he cannot.
Why? Because the evidences that you carry is so powerful. It comes from God. It was God who orchestrated every victory. It was God who orchestrated everything in your life, every transformation na nangyayari sa buhay mo. Diyos ang may gawa. Ulitin ko. Wala yan sa pagandahan ng salita. Wala yan sa paramihan ng verses sa Bible na isishare mo. Wala rin yan sa formula kung Romans Road man yan o ano mga klaseng sistema. Evangelism explosion. I have nothing against all these systems. But, pag hindi yan back up ng ebidensya ng gawa ng Diyos sa buhay mo, anumang ganda ng sasabihin mo, it will become meaningless to the one who listens to you. Why? Because ang salita hindi nakikita. Mas nakikita ang iyong gawa at ang iyong buhay. Tanong, align ba ang buhay mo sa sinasabi mo? Align ba ang buhay mo at kalalagayan mo sa salita ng Diyos na ipinangaral mo? Kung hindi, stop na lang muna. Kasi sasabihin nila, ikaganda-ganda na ng kalalagayan ko at ikaw na nagsisir sa akin at sinasabi mo, ang Diyos may mabuti, pero ganyan ang nangyayari sa iyo. Ay, baka pag sumunod ako sa maniwala sa sinasabi, maging katulad mo ako, hindi ko kakayanin. That is why marami pong mga hindi madala sa pananampalataya at sumampalataya sa Diyos. Bakit? The one sharing the word possess no evidence. Malinaw na. Believers are witnesses of God. And if evidences are clearly seen in the life of a believer, you don't need to speak. I've experienced it. A person followed me. At tinanong ko, bro, ba't ka sumusunod sa akin kanina pa? Ano sagot? Gusto ko ma-born again kasi nakita ko sa iyo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Glory to God, not to me, but to God. I've experienced it. Kaya ganito ako ka-bold, mag-aral lang ganito. Kasi kung nakikita ang ebidensya sa buhay mo at sa buhay ko, wala na po tayong ibang gagawin. Mabuhay lang para sa Diyos, mabuhay lang sa kapurihan, kaluwalhati at kaluguran ng Diyos. Ang mga tao ang maghahabol sa atin. At sasabihin nila, gusto ko rin, ibig ko rin na maging katulad mo. Purihin ang Panginoon. Now, I want to show you something, you know. Before that, gusto kong sabihin sa inyo, your strong and accurate connection to the carrier of your grace and now word will not only secure your empowerment and protection, but it also secure your supply or and provision that enables you to fulfill your God-given destiny. Let me repeat. Your strong and accurate connection to the carrier of your grace and downward will not only secure your empowerment and protection, but it also secure your supply and provision that enables you to fulfill your God-given assignment. Makinig kayo mga kapatid. Ang ibig kong sabihin, pag may pinapagawa sa iyo ang Diyos, magaganap, mangyayari, sapagkat ang ginagawa mo'y gawain ng Diyos, the moment you're doing the works of God, you will never lack of supply. Nagkakaintindihan? So gusto ko pong linawin ito upang pag tayo po ay magpatuloy sa pamumuhay mananampalataya or mananampalataya, we have the concrete evidences that validates our message. And if people will look at us, they will see you are telling the truth. You are a credible witness. Malinaw? At paano ito mangyayari? By allowing our pastor to lead us, to shepherd us towards our provision. Because he is, okay? He is the one, okay? He is the one chosen by God to become our leader or shepherd. Because God will shepherd us through a human shepherd.
And He will, as we allow Him to lead our lives, He will be able to release God's grace to us. That help us to do what God wants us to do and to become what God wants us to be. And the now word of God, so that every time God deals with us, with our character, with our attitude, we will respond right. Because the now word, okay, is the word for the season that will help us obey God explicitly, immediately, and accurately. Mga kapatid, mahalaga ang papel na ginagampanan na ng mga nagpapastor sa atin. Huwag natin silang hayaan na lumagpas. Huwag natin silang hayaan na yung kanilang mga pinapangaral sa atin ay baliwalain natin. Because every word that your pastor, every God's word that your pastor preach or teach to you, it is not His word, but God's word. Respect, honor, support and love your pastor, and treasure every word na kanyang nire-release sa iyo. Upang ito naman ang magdadala ng transformation mo, upang ito magdadala sa iyo papunta sa provision mo, upang magiging credible witness ka, at hindi lamang sa salita, lalong-lalo na sa gawa at sa quality ng buhay mo. You don't need to preach and tell somebody, I am a believer. Let your life speak on your behalf, and people will be get interested to ask you, and you can easily tell them that it is by the grace of God and by the now word of God and through the leading of my pastor. Kaya ko na-accumulate ang lahat ng ito. If you want to taste and see that the Lord is good, receive Him as your Lord and personal Savior, your King and Savior. Then that's how you advance the kingdom of God powerfully. This is the word of God. Pagpatuloy natin ito sa susunod na linggo. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Your table will never run out of food. The works of your hands will be blessed by the Lord as we continue to allow ourselves to be led by our pastor. Pastors, as we allow ourselves to be led by our spiritual father and mentor, let us live and walk under an open heaven. In the name of Jesus Christ, our Lord, this is my prayer. Amen and amen and amen. Shalom!